What's up, mga kabisyo? Naranasan nyo na ba to? Yung nawala ang tunog ng inyong answer box at hindi nyo maibalik? Alam nyo ba na special feature siya? Pero ang problema kung paano ibabalik ang tunog. Alam nyo ba na nasa manual siya? Pero itong manual na to, sa totoo lang, hindi po nakakatulong. Shoutout kay Idol Irvin ng Amono Rizal. Siya po ang nagturo at nagdemo sa akin. Kaya ngayon naisipan ko, i-video siya at ipakita sa inyo. Para rin po matutunan nyo kung paano siya alisin at ibalik ang tunog ng inyong answer box. Kaya, liga! Samahan nyo ako. At ipapakita ko sa inyo kung paano siya. Okay, ang answer box ay hindi lamang ginagamit sa paghahanap ng iyong motor. Sabi nila, pag nakapark daw, ito yung pinakamabisang way, yung answer box. Pero, actually, ang answer box is a feature siya ng ating keyless system. So, ito, dahil wala tayong susi, napaka-importante na may off natin bago natin iwan yung motor. So, paano siya ginagawa? Pag tinitigan nyo yung maliit na LED na pula rito, pag nag-long press ka, meron siyang LED response. Pag mabilis, naka-on siya. Pag mas matagal yung blink ng red niya, naka-off. So, testingin natin. Kagaya nito, naka-on siya ngayon. So, pipindutin mo siya ng long press. Ayan. So, ibig sabihin nun, naka-off. So, pag pinindot ko ito ulit, dapat walang answer back. Tsaka, hindi ito napipindot. Ayan, wala. Tsaka, pag pinindot mo siya, wala. So, yun, isa siya sa way para ma-check mo kung naka-on pa yung remote key mo. Kasi kahit na medyo lumayo ka ng kaunti, na-champion ka, pwede nilang i-start. So, ngayon, so, paano naman siya i-activate? Ayun o, yung mabilis na yun. Pag yung mabilis na yun, ibig sabihin, naka-on na yung ating wireless key. So, pwede natin siya i-on dito. Ayun, nag-on na. At, pwede mo nang gamitin ang answer box. Ayun. So, yung pangalawang tanong, pag nawala ang tunog ng answer box, paano siya ibabalik? So ngayon, ituturo ko kung paano siya i-off at i-on. Yohohon! Isa ba kayo sa namroblema nung nawala yung tunog ng inyong version 2? Well, isa ako sa inyo. Talagang nahirapan ako na ibalik. Sa dami ng pinindot ko, nung una hindi ko siya maalala or hindi ko maisip kung ano nagawa ko para siya bumalik nung nawala. Binasa ko sa manual, hindi ko pa rin siya maintindihan. So ngayon, dahil para mas madaling maintindihan ng version 2, ito po ang isa sa mabilisang tip kung paano siya i-on at i-off. Yung tunog lang po. Okay, so ngayon po naririnig nyo, ayan, tumutunog siya. Ayan. So i-off natin siya. So una, kailangan yung ating auto key ay nasa position ng off. Or off position po siya. So pindutin ng isang beses, tapos pag umilaw po yun, ilo-long press lang po natin. So bali ganito po siya. Pindutin muna ng isang beses, umilaw na, i-long press na po natin. Yun. Ang ibig sabihin po ng dalawang tunog ay naka-off na po yung sound. So, nag-hazard lang siya. So, pag pinindot ko siya,
Yan, ganito po yung nangyayari sa atin na tatakakawad ako, ba't nawala yung tunog? Yan. So, actually, tinanong ko rin to sa kasa, since bago si Bito, hindi pa rin nila ganong kabisado. Ang sinabi lang, please refer to the user manual. So, para po sa mga kabito, ganun lang po siya. So, paano siya ibalik? Ganun lang din po, same process lang. I-off lang po natin siya ulit. Nakas nasa off pa rin ang position. Pindutin na isang beses. At ilong press po hanggang sa tumunod. Yun. Pag tumunod po na isang beses, ibig sabihin po, naka-on na po yung kanyang sound. Yan, tumutunog na po. So, pag nasa parking po, pwede nyo na siyang hanapin. Pag magkakatabi po kayo ng pare-parehas na version 2, pindutin nyo lang, alam nyo kung alin po ang motor nyo. So, ulitin natin. Pagpapatayin po ang tunog, dalawang tunog po ang inyong aantayin. Pindutin po na isang beses. Pindutin ng long press hanggang sa may tumunog. Yun. Ibig sabihin po nun ay naka-silent na. Ayan. So, para naman po ibalik, pindutin ulit. At long press po ulit. Hanggang sa tumunog. Yan. Ibig po sabihin yan, ay naka-enable na po siya ulit. Yan. Ayos po. Salamat po sa panonood. Muli, ito po si Owang. Bumabati ng 73 and mabuhay.